Panahon ni Maudigs, madali mag-order ng shoot to kill si Maudigs noon. Pero yung ating gobyerno po, administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang ganyan po. Binibigyan ng pagkakataon na ma-defend yung kanyang sarili sa korte. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O finally mga kababayan, ginanap kanina sa Palacio Malacañang yung signing ng reciprocal access agreement between the Philippines and Japan. So ito na siya mga kababayan, PBBM highlights importance of defense ties with Japan with the signing of Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement or RAA. So ito yung naisip mga kababayan na mga strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos para mapalakas yung ating depensa against any foreign power po na nag-intensyon sa ating territory. It's a landmark agreement po siya. Tulad ng Visiting Forces Agreement with America. So yan po yung naganap na napakahalagang okasyon. Di ba? Tuwang-tuwa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. With our Defense Secretary at saka mga officials ng Japan. So with this, magdadalawang isip na po ang China. Padami ng padami po yung ating mga kasangga. Pati nga po mga kababayan yung Thailand, gustong makipag-defense agreement sa atin. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung kwento ng istorya. So ang kapirmahan mga kababayan ni Defense Secretary Gibo Chudoro ay si Japanese Foreign Minister Kihara Minoru at si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko. So sabi ng ating Pangulo, I'm glad that having witnessed the commencement anya, the beginning of this agreement, that it has now come to fruition and that we are ready now to sign the reciprocal access agreement. In your presence here increases our confidence and the importance that the Japanese government puts on this extremely important agreement that we have. Kasi parehas po mga kababayan ang problema ng Pilipinas at saka yung Japan, may kiniklaim din po na area sa East China Sea ang China. So may problema din sila with Japan. Ayan po, ito yung Japan. Ito yung pinag-aawayan din nila mga kababayan. Malapit sa Okinawa, ito yung disputed areas din na, ito yung China, mga kababayan. So tama lang na magtulungan yung Pilipinas at saka yung Japan. And just like the Philippines, may tension din po ang Japan and China. Dahil sa ambisyon ng China in the South China Sea, in the East China Sea, gustong ubusin po nila. Gusto nila kanila na lahat. Ganun ang ugali po ng China. Yes, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mabuti anyat nandito kayo, bumisita kayo mismo para i-witness itong napaka-importanting event. Ngayon, nagpasalamat din si Kamikawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos saying the importance of pointing out the importance of Japan-Philippine Alliance. Ito po si Kamikawa, itong babae. Siya yung Japanese Foreign Minister po. Ito naman yung Defense Secretary nila, si Kihara Minoru. Ito si Secretary Manalo po ito. So, sabi po ni Kamikawa, natutuwa niya kami na nagkaroon tayo ng concrete progress dito sa malawak na areas of cooperation ng dalawang bansa. Lalo na anya ito na Reciprocal Access Agreement na pinirmahan ngayon. It is a great achievement following the leaders' decision to launch negotiations
nung November summit, yung meeting po nung November last year, para niya i-maintain at tapalakasin pa ang free and open international order based on the rule of law. And we would like anya to strengthen our partnership under your ano leadership, sabi sa ating pangulo. Si Defense Secretary Defense Minister Kihara nag-express din ng gratitude sa exceptional leadership ng ating pangulong Bongbong Marcos and Prime Minister Fumio Kishida ng Japan. He said the two leaders enabled the Philippines and Japan to make great strides in defense cooperation and exchanges. Kaya landmark siya. Ngayon lang ito nangyari, mga kababayan, na pinalakas yung partnership ng dalawang bansa sa larangan po ng defense cooperation. So magtutulungan yung dalawang bansa laban sa anumang threat sa ating national security, the security of both countries. Kaya sabi po ni Kihara, the signature of the reciprocal access agreement anya today represents the cooperative relationship that our two nations enjoy. And I welcome this development, which reinforces the effectiveness of our defense cooperation. So palpalan niya, Mr. Maravillas, yung mga maitim na plano ng China sa atin. So palpal po. So hanggang pagnanasa na lang sila, mga kababayan, kung madala tayo sa intimidation nila, pero I think with the leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malayo po. Lalo pa, mga kababayan, kung magkakaisa tayo na sa 2025 and 2028 elections, walang sino mang politiko po na pro-China ang ating iluluklok sa posisyon. So importante masyado, mga kababayan, na magtulong-tulong tayo. Kasi pag nakaupo po pro-China sa 2028, i-reverse ito lahat. Tulad ng panahon ni Mao Diggs, wala nang balikatan. You see? Tapos na-infiltrate pati po yung ating Coast Guard. May mga Chinese na. Pati Mayor Chinese. Si Alice Goo. You see? Tumindi yung infiltration po. Sabi ni General Browner, yung media, yung mga universities natin, yung negosyo, pati yung mga LGUs, mga kababayan, napasok na ng mga Chinese infiltrators. So dapat massive yung ating kampanya po. Huwag nating hayaan yung mga traidor sa ating bansa, magkaposisyon tapos isuwilduhan natin. Galing sa taxes ng mga Pilipino, pero ang pinaglilingkuran po si Xi Jinping. Ano yun? Ito pa yung sinabi ko sa inyo, yung ating Department of National Defense, tapos yung Thai Navy Chief, nag-usap din sa prospects for defense industry cooperation. Yan po. So sabi dyan, after discussing maritime security capabilities with the Armed Forces Chief, Thailand Navy on Thursday met with the Department of National Defense to discuss prospective defense industry cooperation. Yan yung sabi po ni Defense Undersecretary Angelito De Leon. Eh hindi, sabi ni ni DND spokesperson Arsenio Andolong. Ang nag-meeting pala sila Defense Undersecretary Angelito De Leon and Royal Thai Navy Commander-in-Chief Admiral Adoong Paninam. So gusto rin nila na magkaroon ng ng defense partnership. And it shared the vision of peace and security dito po sa ating region. Undersecretary De Leon shared the DND's implementation of the comprehensive archipelagic defense concept where Thailand could be among the Philippines partners in developing its self-reliant defense posture. Diba? So maganda yung mga plans para lalo nating mapalakas yung ating maritime defense cooperation po. Ito pa, mga kababayan, yung ating Philippine Air Force naman, nag-participate po dito sa Pitch Black exercise sa Australia. Isa siyang prestigious military exercise sa Darwin, Australia.
simula July 12 to August 2. So sabi dyan, it is a monumental event in the history ng ating Philippine Air Force. The exercise will emphasize offensive counter-air and air interdiction operations in a multinational coalition environment. Kasi kasama po ang Australia sa squad. Kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasama siya sa in-engage para magtulong-tulong in the midst nga po ng aggression ng China dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea po. So that exercise ensures Air Force is responsive whenever the Australian government requires. It allows Australia to contribute to the sovereign security of participating nation tulad po ng ating bansa, ensuring they too are ready to respond to contingency operations. Lilipad po yung mga warplanes sabay-sabay pag nagdesisyon po yung China na manggulo dito po sa atin. Dudumugin siya, mga kababayan ng allied forces natin, allied countries natin. So yun po yung tamang strategy ng defense ng ating territory. Hindi yung pwede na ninyo kami gawing province. Hindi man na natin kaya. May naman yung ating armed forces. Sabi po ng previous administration, tapos siya pa yung nanakot sa ating mga kasundaluhan. Huwag niya kayong pumunta dyan. It will be a massacre. Ano pat naging sundalo natin at naging armed forces? At nag-training tayo, nag-sweldo ng mga sundalo na magbabantay sa ating teritory. Pagkatapos, ibabawal mo sa kanilang huwag kayong pupunta dyan. Kawawa kayo dyan. Di ba? Yeah, very very proud mga kababayan yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga fighter pilots ng ating Philippine Air Force po. May training sila doon sa Australia. Habang dito sa atin po, tuloy-tuloy pa yung joint exercise ng ating mga sundalo at ng Amerika. Ayan po. Sabi diyan, the United States has deployed 1,300 of its troops for the Salaknib exercises in the country. Sabi po ng sabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dilaala. Yung sa ating side naman po, 1,800 troops yung kasama dito po sa Salaknib exercises. So this is sponsored by US Army Pacific, USARPAC, and matatapos ito by September. Ngayon, nilinaw po ni Dimaala na yung napabalitang powerful mid-range missile system na dineploy po ng Amerika dito sa ating bansa noong April para sa balikatan joint exercises will remain in the country until the conclusion of the Salaknib Phase 2 in September. So nandito pa siya po. Sabi niya na yung deployment or redeployment nitong Typhoon missile system will still depend on niya if the training objectives of Salaknib had been met. Ibig sabihin, pag hindi, tuloy siyang nandito. O diba? Wala man dapat nagdidikta sa atin na sino mang bansa kasi bansa natin ito. So pwede tayo maglagay ng kahit anong uri ng armas for our defense. Tama po? Pag kayong nangingialam, di man kami nangingialam sa paggawa ninyo ng mga napakalalakas na armas. Pagkatapos, pagdating sa amin dito, maingay kayo. So the Ground-Based Mid-Range Capability or MRC that could launch Tomahawk and SM-6 missiles was also used for a simulated firing drill during a bilateral exercise in the South China Sea noong nakaraang Mayo. So among the 1,800 troops ng ating army, around 40 of them who are part of an Army Artillery Regiment were directly trained for operating the Typhoon missile system. So marunong na sila. Pre-practice na nila magpalipad ng mid-range missile po, mga kababayan. So yan siya, mga kababayan, ang tinatawag na Typhoon mid-range capability missile system para po sa Salaknib 2024.
So mayroon na rin tayong ganyan po, mga kababayan. Ganyan po ang Typhoon Missile System. Ayan po, mga kababayan, yung Typhoon Missile System. So, maganda po yung mga developments ngayon sa ating defense. O, di idagdag ko na lang po itong balita kasi lumabas kanina yung balita na may patong na po sa ulo si Pacquiao. 10 million mga kababayan at sa kanyang mga kasama 1 million each. Wanted sila ngayon, di ba? Baka niya Mr. Marabillas na narinig yung suggestion mo. Eh, tama po. Dapat lagyan na po ng patong sa payo. Sa ulo. Payo kasi dito sa amin yung ulo. Para magtulong-tulong na po. May incentive. So may reward ang sino mang makakaturo po kung saan nagtatago si Pacquiao. Buti nga ito at walang shoot to kill order sa kanya. Panahon ni Maudix, madali mag-order ng shoot to kill si Maudix noon. Pero yung ating gobyerno po, administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang ganyan po. Binibigyan ng pagkakataon na ma-defend yung kanyang sarili sa korte. O, sabi dyan po, a 10 million reward awaits anyone who will step forward and provide credible information that would lead to the arrest of fugitive televangelist Apollo Quiboloy. Sabi po ito ni DILG Chief Binhor Abalos. Ayan po. Tapos, tigwa 1 million po doon sa mga kasama niya. Si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Selvia Simanes, at saka si Jacqueline Roy. Yan po, mga kababayan. O, kanina din, mga kababayan, iniharap sa press con ni DILG Secretary Binamir Abalos po. Binhor pala. Binhor Abalos. Yung dalawang dating pulis po. Ito siya, nakatalokbong. Natinag po as persons of interest in the case of beauty pageant candidate Geneva Lopez at saka yung kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen, yung pinatay po. Yan, sila yung pinatay, mga kababayan. Geneva Lopez, nakuha na po yung kanilang mga remains po 2 weeks after na nawala po sila. Diyan po sila nakuha, mga kababayan. June 21 sila nawala, mga kababayan. Bibili sana sila ng lupa, 20.5 hectare agricultural land sa Armenia, Tarlac City. So natagpuan yung kanilang bangkay sa Barangay Santa Lucia, sa Capas, Tarlac. Yan po yung mga biktima po, mga kababayan. Pakinggan natin yung statement ni Secretary Binhor Abalos ng DILG. Yan po. Bagong protocols about human rights, pasensya na po ngayon. Pinapakita lang natin sila just to inform everyone na ito na po, ginagawa ng pulis sa lahat para masolusyon po lang po para Congratulations sa ating mga authorities. Si Pacquiao na lang po ang at mga kasama niya ang tinagana pa ngayon. Tapos siyempre si Bantag, lahat na may patong sa ulo si Pacquiao. 10 million mga kababayan. Mabuhay yung ating DILG Secretary Binhor Abalos. Congratulations. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Marabillas. Bye-bye. God bless.